What's up po mga kapatid. Ayan, this is my second vlog mga kapatid. Ayan, sana po mapanood nyo po ang aking second vlog. Ayan, nandito po ako ngayon sa Comox, British Columbia. Sa isang, hindi ko alam kung ano, nakalimutan ko na, Marina ang tawag nila dito eh. Ayan, medyo mahangin at maaraw, mataas ang sikat ng araw mga kapatid. So, ayan, nice ko lang pong share. Ayan, di ba, nandito po ako ngayon. Nice ko lang pong share kung bakit ako nag-YouTube. Ano po ang nag-ignite sa akin na gawin ang YouTube. So, ayan po, syempre, sa pag-YouTube, hindi pala ganun basta kadali. Hindi pala ganun kadali ang mag-YouTube. Pero syempre, may mga rason kung bakit mo gagawin ang isang bagay. Kagaya nito, bakit mo ginagawa ang YouTube. And syempre, ayan, nangangalay yung kamay ko kasi wala akong selfie stick, wala akong tripod, wala akong gamit. Pero okay lang yan, guys, na natin. Okay? Bago ko simulan ang aking rason kung bakit ako nag-YouTube, ay nais ko munang ipaalam sa inyo. Sana iparating sa inyo na sana huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang kampana sa aking sa baba para ma-notify po kayo kung meron man po akong mga video na i-upload. Di ba? Gaya-gaya system tayo. Syempre. Ayan. Don't forget to subscribe and don't forget to click the bell button. Di ba, English? Tama ba yung ano ko? Yung bigkas ko? Ayan. Ano po ba yung rason kung bakit ako nag-YouTube? Unang-una po, ang nakita ko po sa YouTube ay syempre po to inspire, di ba? Gusto ko pong magbigay inspirasyon sa mga katulad kong syempre dumaan din sa mga hirap sa buhay, kahit hanggang ngayon mahirap pa rin kasi hindi pa naman tayo ganun katagumpay, di ba? Pero at least blessed ako kasi dinala ko ni Lord dito sa Canada na kung saan sa isang simpleng tulad ko ay nakarating dito sa Canada at binigyan ng opportunity na magtrabaho dito. So, alam ko po na isang plano ni Lord dito na napunta po ako sa lugar ng Canada, di ba? So, napakalaking bagay po na dinala ko dito ni Lord. So, yun po. Ayan, may dumaan. Napatingin ako sa kanila. Pilipino yata yung isa. So, ayan. Andito po ako. To inspire po. Kasi gusto ko pong, syempre sa dami po ng dinaanan ko po sa buhay. So, alam ko po na marami pang mga katulad ko na dumaranas din ng mga pagsubok. Kasi bawat hanggang nabubuhay tayo ay mayroong pagsubok na dumarating. Pero mahirap kasi kapag wala nga yung tinatawag nilang magbibigay sa'yo ng lakas para ipagpatuloy ang buhay. O, di ba? Di ba? Medyo madrama. Medyo drama-drama ang buhay. Pero go lang ng go, di ba? So, yun po yung una. Gusto ko pong mag-inspire. Di ba? Siyempre, pangalawa, gusto ko rin pong magkaroon ng mga tunay na kaibigan. So, alam ko po sa YouTube kasi talagang nung first kong sumali sa YouTube, siyempre, nakilala ko si JBC Production, siyempre, ang magaling mag-edit ng video na si JBC Production. Siya yung, sa kanya ko nakita yung, ulitin ko lahat kasi galing na to sa first vlog ko, di ba? Binanggit ko ulit ito ng first vlog ko. Kasi kung hindi naman dahil sa kanila, hindi ko naman nakilala ang YouTube. Hindi ko nakilala kung ba ano yung meron sa YouTube, di ba? So, si JBC Production, sa kanya ko nakita. So, siyempre, huwag natin kalilimutan si OFW Real Life na siya rin ang nagpakilala kung paano lumago ang YouTube, di ba? Kasi kahit may YouTube channel ka, kung hindi mo siya alam kung paano paluguin, paano ka makipagkaibigan, di ba? So wala, yun lang, maghintay ka lang ng mga manonood mo, pero because of them, naabot ko po yung sinasabi na 1,000 subscriber na kung saan minimum ni Lolo, sa isang requirement si Lolo ay makuha ang 1,000 subscriber. So yun, nakuha po yun. So maganda kasi sa YouTube kasi pag nag-i-stream ka, marami kang makikita, iba-ibang tao, iba-ibang lugar, kahit foreigner yan pumapasok sa stream mo.
So kahit di ka maintindihan, sinusuportahan ka nila. So yun, pangatlo, para yun, namomotivate kasi ako eh, lalo na sa mag-isa ako dito sa Canada, kung minsan walang kausap, pag-uwi sa trabaho, yun, doon na sa kwarto, tapos ayun na, magmumukmok. Pero nung nakilakal ako ang YouTube, nagkaroon ako ng mga kaibigan na ini-spend, ginugugol na yung oras sa YouTube, di ba? Kasi syempre, meron tayong target kay Lolo YT. So, yun yung ano, magulo ba? Magulo ba ang aking ano? Kasi wala akong kodigo, wala akong ano, galing talaga sa aking experiences sa buhay ang mga sinasabi ko. Hindi siya nakasulat, hindi siya nagaya or ano, something. So, talagang bawat vlog ko talaga is all about experience. So, yun. Pangatlo. So, pangatlo is syempre, sabi nga nila, may pera sa YouTube. So, yun. Bakit may pera sa YouTube? Kasi pwede kang sa sahura, di ba? You can gain money. Pwede kang kumita sa YouTube. Basta alam mo yung guidelines at alam mo yung mga dapat mong gawin. So, kasi malaki ang pera. Maganda ang pera sa YouTube kapag na-monetize ka, di ba? So, pag na-monetize ka kasi, parang ano ka na rin, sasahod ka na, pag sumahod ka na sa YouTube, pero diretso na yun, magkakaroon ka na ng mga ads, na kung saan bibigyan ka ng ads, bibigyan ka na ng, yung ads na yun, siya na yung magbibigay sa'yo ng sahod. Siyempre, yung mga kaibigan mo, yan, nasusuporta sa'yo. So, ganun, medyo magulo ang aking video ngayon, itong second vlog kasi, hindi siya prepare, di ba? Hindi ko pinaghandaan or hindi ko man lang pinagplanuhan. Pumasya lang ako dito sa marina. Ayan, pumasya lang ako sa marina. Dito yung maraming yate. Ayan, maraming yate. Ipapakita ko lang sandali. Pwede ba? Pwede bang ipakita? Ayan, hindi pwedeng ipakita. Ayan, ang daming yate rito. Ito yung ano, pero fresh na fresh ang air. Magandang ano, kahit mataas ang sikat ng araw, malamig pa rin. So, maganda. Nandito po ako ngayon sa Canada. Salamat po ako sa kay Lord kasi dinala niya ako dito sa isang simpleng taong tulad ko na kahit hindi ganun kagaling. Nandito ako because of the grace and because of the love of God. So, naniniwala ako dyan. So, sa mga taong tulad ko na patuloy na nangangarap at naghahanap ng tugatog ng tagumpay, kailangan nyo lang ipagpatuloy ang buhay, di ba? Kasi kung minsan meron yung time na nawawalan ka ng pag-asa, ipagpatuloy lang. Kailangan pag-pray, just pray, and then kailangan i-ask mo kung ano yung plan ni Lord sa'yo. So yun, ayan, ang daming ano, nakikita nyo ba yan? Mga yate. So guys, salamat po sa mga katagapatid natin na mga YouTuber. Ayan, marami po akong isi-shoutout dito. So, pasahin nyo na lang po sa baba. Ayan, parang nasa stream lang ako, no? So, ang lamig, ang sarap ng simoy ng hangin. Fresh na fresh. So, di ba, ang ganda? Off po today. My office every Sunday and Monday. So, ang ganda kasi naka-off ako ng Sunday. So, syempre makapag-church tayo, di ba? So, yun. Ito muna ang aking nice iparating sa inyo. So, sa mga baguhan dyan na gustong mag-YouTube, kailangan pag-aralan nyo ang guidelines ng YouTube para hindi po tayo magkamali at magtuloy-tuloy ang ating tagumpay sa YouTube. Kasi pag hindi mo alam yung guidelines, hindi mo mahihirapan kang akyatin kung ano yung gusto mong marating sa YouTube. Syempre, kailangan magtanong din sa mga nakarating na, lalo na sa mga na-monetize na. Kasi mga monetize na at ano rin sila, willing na willing din silang magturo. So, ayun, shout out ako dyan, ilalay ko na lang sa baba. Yung mga kapatid natin, yung mga gustong magpa-shout out, ilalagay ko po yung channel nila dyan. Yan, sana mapanood nila itong aking video. Ang pangalawa kong vlog. Ayan po. Pagkatapos ito, uwi na ako at matutulog, di ba? Or else, mag-stream. So, yan, ang ganda ng ano, di ba? Ang ganda ng British Columbia. Napakatahimik, napaka
fresh ng air. Napakaraming ano dito, napakaraming mapuno. Ayan, talagang ano, marami kang makikitang deer. Oh, deer. Marami kang makikitang deer dito. So, yun. Hindi pa tayo ganun kagaling mag-gumawa ng vlog, pero syempre lalaon din 'yan at pagbubutihin nating gumawa ng vlog. So, pag gumawa na tayo ng ano, syempre katulad ni Pampansang Kolokoy, Ilocano 'yun. Ilocano din ako. Shakit Ilocano met lang. No, sinadagit ang Ilocano dito ay agwakaymutan na anyong lipatan nga i-click ajay subscriber button ko kakapsat ano magagayim tayo di ba sinati kita Ilocano dita nga kaduan dak mamut nga mangrugrugi YouTuber di ba syakit mangrugrugi nak paila angket sa paila ko mata tulungan dak met kakapsat kit kay Jem kay Ilocano di ba mga kababayan support lang po ayan salamat po sa atin lahat ayan 11 minutes na mag-end na po ako. Bye-bye na po. The Power Love, 1 Corinthians chapter 13. Ayan, ulitin ko lang po ang aking channel. The Power Love, 1 Corinthians chapter 13 is all about love. The Power Love, 1 Corinthians chapter 13 is all about love po. Basahin niyo po ang aking channel. Kasi galing po sa Bible yan at meron po kayong matututunan na mga virtue.